Aralin 6, Ang Unang Himala ni Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami magkasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ating kwento noong nakaraan, nalaman natin na mahalaga para kay Jesus na magkaroon tayo ng kaibigan. Ang mga kaibigan ay dapat minamahal at laging tinutulungan. Sa ating kwento ngayon, mababasa natin ang pinakaunang himala na ginawa ni Jesus upang makatulong sa iba. Ang Biblia ay salita ng Diyos. Araw, nagkaroon ng kasalan sa bayan ng Cana sa Galilea. Ang nanay ni Jesus ay inanyayahang dumalo sa kasalang iyon. Inanyayahan din si Jesus at ang kanyang mga alagad. Kinapos ang alak, kaya kinausap si Jesus ng nanay niya. Sabi ni Maria, naubusan sila ng alak. Sumagot si Jesus, huwag po ninyo ako pangunahan, ginang. Hindi pa ito panahon para malaman ng tao kung sino ako. Sinabi ng nanay niya sa mga katulong, gawin ninyo ang anumang sabihin niya sa inyo. May kaugalian ang mga Hudyo para sa paghuhugas bago kumain, kaya may nakatabing anim na malalaking tapayan doon. Ang bawat tapayan ay nalalagyan ng mula sa 20 hanggang 30 galon ng tubig. Sinabi ni Jesus sa mga katulong, punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan. Pinuno nila ng tubig ang mga tapayan hanggang sa labi. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, kumuha kayo ng kaunting tubig mula sa tapayan at dalhin ninyo sa namamahala ng handaan. Dinalhan nila ng tubig na galing sa tapayan ang namamahala ng handaan. Naging alak na noon ang tubig. Tinikman ng namamahala ang tubig na naging alak. Hindi niya alam kung saan ang galing iyon. Pero alam ng mga katulong na sumalok ng tubig. Kaya tinawag ng namamahala ang lalaking ikinasal at pinuri. Ang ibang tao, inihahain muna ang masarap na alak. Kapag marami nang naiinom ang mga bisita, saka pa lang nila inihahain ang mababang uri ng alak. Pero hanggang ngayon ay napakasarap ng alak na inyong inihain. Ginawa ni Jesus ang unang himala na ito sa Cana sa Galilea. Dito, ipinaalam ang kanyang kapangyarihan at nagtiwala sa kanya ang mga alagad. Ang ganda ng kwento! Balikan natin ang mga pangyayari para makita natin ang mensahe sa buhay natin. Sa ating kwento, ano kaya yung naging problema sa masayang kasalan? Naubusan sila ng alak. Eh, ano kayang tulong ang ginawa ni Jesus? Ginawa niya po alak ang tubig para po makatulong sa mag-anak ng bagong kasal. Sa kwento, nagpunta sa isang kasalan sina Maria, Jesus at mga kaibigan sa Cana, Galilea. Nagkaroon ng problema sa kasalan ng nawalan ng alak. Pero humingi ng tulong kay Jesus si Maria.
Inalagyan ni Jesus ng tubig ang mga tapayan at naganap ang isang himala. Naging masarap na alak ang tubig. Kaya ang mga alagad o kaibigan ni Jesus ay naniwala at nagtiwala sa Kanya. Ang isang mahalagang aral na makukuha sa kwento ay ang pagtulong ni Jesus kapag may humiling sa Kanya. Ang paghiling ni Maria ay pinagbigyan niya. Mga bata, ito ang mabuting balita. Maaari tayong lumapit kay Jesus para magpatulong. Maniwala at magtiwala tayo kay Jesus. Si Jesus ay Diyos Anak na makapangyarihan. Tutulungan niya tayo kung kakausapin natin siya at sabihin sa kanya ang ating pangangailangan. Ibibigay niya ito sa atin kung ito ay makakabuti sa atin. Maaari din nating hilingin ang tulong ni Mama Mary sa ating pagdarasal. At higit sa lahat, dapat tayong magsimba kasama ang ating pamilya. Mahal tayo ni Jesus! Si Jesus ay matulungin, hindi tayo bibiguin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming magkasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.